Ayan, back to eskwelahan na naman ang dalawa naming bata at back to work naman kami ni Mami. Ngayon ay August 29, 2023 at ito ang unang araw ng pasukan para sa 2023-2024. At balik na naman tayo sa dati nating gawi. Ihahatid ko na naman sila sa kanilang school, si Mami sa kanyang pinagtuturuan at ang dalawang estudyante sa kanilang pinapasukan. Ayan, so yagyag na naman po ang tatlo ang magmamami at ako naman syempre ay papunta naman sa school na aking pinagtuturuan. At ayan, nandito na nga tayo sa aking school, sa Silangang Malikboy, Pagbilao, Quezon. Syempre attendance tayo. Ayan, itong aming paralan ay Love SMNH. So maganda dito, malamig at maraming puno, malawak sa aming eskwelahan. Kaya sobrang namiss ko din naman to. And then ang ito na nga ang unang araw, ang mga estudyante, ayan, nang nakaputi silang lahat. So bali ito ang unang araw ng pasukan, flag ceremony dito sa aming paralan. Ayan, at pagkatapos ng flag ceremony, ayan, nagsalita ang aming punong guru. Siyempre, we welcome ang aming mga estudyante para sa school year 2023-2024. Habang ang mga guru naman narito at nakikinig, at pagkatapos ay ipinakilala naman ng aming principal ang bawat guro sa bawat year level. At dahil na-miss ko ang bawat classroom, ayan, sinilip ko agad ang bawat section at excited akong makita ang mga TV na nakabit na sa bawat classroom nila. Sobrang natutuwa ako kasi siyempre in my 10 years ng pagtuturo ngayon lang ako naka-experience sa bawat classroom namin ay may TV, kaya sobrang saya natin. May pabisit sa classroom, makalaman na may kung sino. Subject teacher din lang naman. So, yun lang guys. So, tuwan-tuwa ako kasi nakita ko nakakabit na ang bawat TV. At pagkatapos ng napakaraming pangyayari sa umaga, ayan, lunchtime. Pagkatapos ng kumain, naupo na muna tayo at nagpapahinga para preparation sa 1 o'clock na klase natin hanggang 3 o'clock. At ayan, isa sa ating mga section, pinakita ko sa inyo at tayo ay nagtuturo. Ayan, nakakatuwa naman at participative ang ating mga estudyante. At pagkatapos niyan, ayan, nagagayak na ulit tayo para sa pag-uwi sa ating tahanan. So it's been a long day and talaga namang sulit ang ating maghapon. Nakakamiss. Ayan, at kapag teacher, syempre, ayan, marami tayong dala. Yan ang palatandaan na ang isang tao ay guro kapag bit-bit, yeah, ang napakadaming mga dalang gamit. So ngayon, ayan, papunta na tayo sa ating service para tayo ay umuwi na. Ang taon na namang ganito ang ating scenario. Hihatid ko sina Mami at sina Baby sa eskwelahan at ako dediretso sa aking school na pinagtuturuan. At pagkatapos ay babalik, travel na naman pa Lucena para sunduin sila dito sa Cota National High School kung saan nagtuturo si Mami. At ito nga ang kanilang paaralan niya. Napakaganda ng Cota National High School. Ay, naglalakad na ako papunta sa classroom ni Mami. Last year wala siyang classroom kasi naka-merge. At ngayon meron na siyang classroom. At pagdating ko, kala ko naka-ready na sila. Yun pala, hindi pa kasi tinulungan si Mami ng kanyang mga masisipag na estudyante man na magpintura ng kanyang blackboard kasi nga bago yung kanyang classroom, hindi ito dati ginamit. At ngayon syempre pag tayo ay nasa eskwela, hindi tayo pwedeng hindi magbi-video at magpi-picture dito. So dalawang school nga ang ating napupuntahan araw-araw na ginawa ng Diyos. So ayan, ngayon ay ready na kami pauwi ng aming bahay, uhaw na uhaw ang aming baby. So yun lang guys, thank you for watching, follow for more.